pizza house. So, safe driving, guys. Focus on the road. Hands on the wheel. Ayan, so we're here. Bahay, let's check out, guys. So, baba na tayo ng sasakyan. Check muna natin kung anong progress ng house. This is the main door of our house. Yeah. So, meron na siyang wood door na naka-install. Okay, meron na siyang tiles. So, we just wanna use lang na plain white tiles lang yan. Plain glossy white tiles. So, makikita nyo guys, it's 60 by 60 yung ginamit na tiles dyan. So, next week kasi mag-ceiling pa. Kaya meron silang mga naka-set up na mga wood na ganito. So, this will be our living room. Let's go to our dining and kitchen. So, dito kami maglalagay ni Aldi ng dining table and dining chair. So, dito kami kakain ng family. It's a loft type or high ceiling. Okay, so, be ready. Lalagyan natin yan ng... So, lalagyan natin siya ng chandelier, guys. Ayan. So, dito kami magagathering, birthdays, anniversaries. Sa tabi ng dining namin will be a open veranda or open lanai. The other side ng veranda is the dirty kitchen. So, kung magluluto ka ng medyo pausok, like tuyo, okay isda, crispy pata, so this is the perfect place para magluto. So, we won't use the inside kitchen. Ito yung gagamitin natin. Ayan. So, ni Aldrin yung namili ng tiles na to for the dirty kitchen. Medyo madumi pa lang, guys, kasi under construction tayo. And this one is tiles din. This is glossy black. So, now let's go to our powder room. So, ngayon, guys, Aldrin and I are the ones na talagang pumili ng design ng bahay na to. So, ang ginawa naming design, so there will be two bathrooms in the house. One is in the master's bedroom and isa itong common bathroom. Okay, ngayon, pansin nyo guys, nasa labas siya ng banyo, diba? So, we saw this house design sa YouTube ni Aldrin and nakita namin itong design na to. It would be a good idea na nasa labas siya kasi somebody could use the bathroom while somebody could use the, matawag dito, lababo. Okay, so, kung magtututbrush ka lang or mag-hand wash ka lang ng kamay, so you may use this one. You don't have to go inside the bathroom para gawin yun. This wall, plano namin itong lagyan ng, maganda siguro guys, may painting to eh, no? Yung parang mural painting. But for now, we'll just have it painted plain color. So, hindi pa namin napapag-isipan kung anong lalagay namin siya na color ng paint. Dito, lalagyan namin ng mirror and other designs. So, maganda na siyang lagyan. So, ito yung parang vanity room ng mga visitors or ng guests. Okay. So, this will be, I want this area to be also Instagrammable para sa mga guests natin. This will be the bathroom. The guest bathroom. Ayan. So, as you can see, ito yung tiles niya. So, it is a personal choice ni Aldrin. So, siya pumili yung tiles na yan, guys. So, para siyang medyo, ang design niya is parang medyo basag-basag siya ng mga shell. Ang kita niyo sa flooring, ang flooring niya is medyo dark gray. Okay? So, it will complement this one kasi ang color naman ito is medyo grayish siya. And we'll just have it painted na medyo same color din ito. Ayan. Isa to sa pinaka-pagandang part ng bathroom. Ayan. So, this is our special request ni Aldi na palagyan na siya ng built-in bath na pwedeng paglagyan. And this will be the shower area. This part is yung toilet. And sa side ng toilet, as you can see guys, ayan o. Meron din siyang built-in cabinet na very small lang pero you can place your phone if ayan, gagamit ka ng banyo. Ayan, so let's go naman to our kitchen. The first part of the kitchen is, as you can see, is bakante siya. So, pinasize namin ito sa contractor. Yung nilalagay yung refrigerator, guys, sa part na yan. And as you can see, the choice of our contractor sa aming, this is white granite. And yung kapal niya, guys, yan. Ito yung kapal niya. It's maganda yung kanyang design. Maganda yung kanyang quality.
So as you can see, wala pa siyang butas. So this part, ayan, dito natin ilalagay yung kanyang lababo. Hinayang lang no, kung puputulin natin siya kasi sobrang ganda talaga ng granite. You can see, sa taas niya, there will be a cabinet set up. This part, this will be the stove. So dito natin ilalagay yung stove niya. And kasi ilalagay natin yung exhaust. So this will be the stove. Dito tayo magluluto ng hotdog at chicken ton. Okay. Ayan, so promise guys, magkakaroon din ako. Abangan niyo sa next video ko, I'll have Layla Cook Edition. Okay, so mag-aaral ako magluto and samahan niyo din ako sa journey ko yan, sa pagluluto ko, sa pag-aaral ko sa pagluluto. And I'll make my own recipe. Maganda yung ventilation natin dito sa ating kitchen kasi malawak yung kanyang space para makalabas yung usok. At the same time, meron din namang exhaust na magsusupport para hindi mausok sa bahay pag nagluto ka. So, heavy duty yung kailangan mong lutuin, no? Kung merong event sa bahay, so meron tayong pa-party. Okay, so, ayan, excited na ako magpa-party. I want to make sure that yung house namin is very friendly to the guests, especially to the family and friends. Ayan, they are welcome here sa bahay namin. As you can see, guys, this one is nasa baba siya ng stairs, okay? So, this space is empty. Hindi pa namin alam ang gagawin dito sa area to. But, you can also comment down below, guys. Ano bang maganda namin gawin? So, what are your suggestions? Kung ano medyo pwede namin gawin dito sa area na to. Okay, as you can see, guys, if you're standing here in the dining area, so this is an open space, guys, and it's according to our contractor, it's 7 meters high. So, the best thing that I can see na ilalagay natin dito is a chandelier. Magandang chandelier. Mahaba ng chandelier na spiral. That's siguro yung naiisip ko na magandang ilagay siya. Okay, ayan guys. So, let's go to our stairs. Itong stairs na to will be the main event of the house. Lalagyan niya ng wood per stairs. And ang ilalagay natin dyan is glass. Okay, para mas maganda yung effect niya. So, hanggang dito, meron siyang glass. So, remember guys, if magpapadesign kayo ng house, so alam dapat ito ng architect or contractor nyo kung ilang steps dapat ilagay sa stair. Oro, plata, bata. Ayan, okay. So, alam dapat din na magiging architect nyo kung ilang dapat sufficient lang na steps sa stairs ninyo. See a vlog regarding sa house tour. And napansin ko, yung kanyang stairs, sobrang taas. As in, nakakalula siya na akyatan. Hindi siya mahirap bumaba din sa stairs. Okay. So as you can see, maganda yung pagkakagawa ng stairs niya. Ayan. So let's go first to our master's bedroom. So let's come in. Papansin nyo guys, yung tiles niya. Okay. This is all white pagdating sa taas. But as you can see, let's come in. Pag nag-enter ka dito sa room, so, mapapansin nyo guys, it is a different tiles na ginamit. It looks like a wood, but totally it's not. Kasi tiles yung ginamit nila dyan. Maganda yung pagkakalapit ng tiles niya, pantay, and up the standards. I wanna feel at home. At the same time, I wanna feel na naka-check-in ako sa hotel. Yun yung gusto namin gawin dito sa aming masters. So, abangan nyo guys yan. Sana matupad yan. This one naman is our master's bathroom. You can see, hindi pa masyadong tapos dito. Pero, ayan, ito yung tiles na ginamit nila. So, this one is, nakita ko kasi itong design ng tiles na to sa mga, usually sa mga bahay na artista. So, plain white lang siya. And hanggang taas yan, guys, is gagawa nila ng tiles. So, magandang magiging effect nila soon. Ito yung ating sink, guys. Dito kami mag-toothbrush ni Aldrin, mag-skincare routine. Kalapit niya, this will be the toilet. And this part will be our shower area. Okay, so as you can see, meron na siyang handle for the shower. So dito kami maliligo. Meron siyang built-in cabinet dito sa part na to so that we can place our shampoo, sabon. Okay, so now let's go to the guest room. So mapapansin niyo, this room has a different size. Medyo mas maliit lang siya, pero very spacious pa rin siya. So ayan, as you can see, medyo and malaki pa rin siya. So this will be Junjun's room. Okay, in the future. So nag-decide muna kami ni Aldrin to have two rooms since our small family pa naman, no. So
in the future na lang siguro tayo mag-add ng rooms or renovations. We can invite our family members kung meron kami event dito and they want to stay for the whole night. So, meron tayong guest room. So, gagawin din natin ito na bed frame and kama. Kita ba? Ayan, diretso siya sa... So please, sarap pa karay. Come on, let's come in. Hindi dapat sabihin. Pagod na ko. We'll give an update soon after the turnover of the house. And abangan nyo din yan, guys, sa vlog ko. So don't forget to like and share this video, subscribe to my channel, and comment down below, guys, kung ano pa yung mga videos na gusto nyo makita sa aking channel. So see you soon, guys! Bye!